District 1 to 6, meron po dito yung stages, diba, sa mga schools. So, suggest ko po after po kayo magpapunta dito, magpalista na po kayo para nakapila na po kayo sa bakuna. So, ano po ang kailangan bago magpapakuna? Bakuna, inform 3-8X, clear po sa inyo ng doktor kung ano po ang pinapasukan niyo, kung bakit po kayong bakuna, ano po yung adverse effects, anong pwede yung mangyari. At the same time, clear po kayo kung bakuna, kung nakayaan po nakatawan yung bakuna. So, ano po ang kailangan gawin sa araw ng bakuna? So, pupunta na po sa vaccination site. And, kung saan kayo nakalista, siyempre kakalimutan na ng face mask and face shield. And ano ang dapat gawin pagkatapos ng pagbakuna? So, yung adverse effects ng bakuna. Una, kung sino po na injection na dati, yung pinaka-common is masakit po yung kung saan na injection o naturo. Normal lang naman po yun. Si iba may side effect din po. Yung iba, sumasakit ng katawan, sumasakit ng ulo. Pero normal po yun. At least alam niyo po na may laman po yung binakuna sa inyo at hindi lang po tubig. So normal po na response na magka-tubig po yung medyo annual po kayo after kasi nagre-react yung katawan mo sa vaccine na binigay sa loob niyo para gumawa kayo ng antibody at magkaroon kayo against COVID-19. So, paano ko ipapatuloy ang protection sa family and sa sarili ko? Ang importante nyo pong ma-realize is yung pagbabakuna, fully immunized lang po kayo after the second dose. So, kung nagpapunahan kayo ng first shot, hindi ibig sabihin na pwede na po kayong lumabas. Kasi, actually, according to studies, after mga 3 weeks pa, bago kayo immune response na tama sa first dose pa lang. Yung sa first dose, hindi po siya full protection lang. So, aantay niyo pa po yung second dose around 1 month after. So, wag po muna tayo gagal. At marami po kasi akong nakita sa instances na po, nagpapakuna dito sa first dose, tapos lumala na nagka-COVID. Kasi hindi pa po gumagana yung bakuna, lumalabas na po sila. And then, authenticity and cold chain. Kailangan lang po ngayon po tayo kasi may mga nababalitaan na po na nagbebenta ng bakuna at of now, hindi pa po dapat magbenta o bumili ng bakuna kasi sabi nga po kanina, libre po. So, kung may mga nag-aalok, bigla daw ang katagal. So, hindi nyo po alam kung ano pong sinasaksak, kung yung katawan, kung bumili po tayo ganyan. So, mag-ingat na lang po. At of now, sa National Drawing of Talk, sa Quezon City Hall, pwede po kayo pumunta para sa authentic and libre pong bakuna. So, yan lang po yung brief na lecture ko po. Kung may any questions po, pwede po kayo magtanong ngayon. Hindi ba? Tanong po ba? Hindi ah. May tanong po ba? Regarding sa pagbabakuna po. Sir, yes po. Pwede po sir. Okay na po, nilamapit po kayo, sir. Magtanong po kayo. Pero para man. Tatanong niya po kung ano maras napasok. Anong pagkakaiba ng live vaccine sa ng live vaccine? Para kanino yung live vaccine sa kayo hindi ng live vaccine? Okay, so yung tanong ni sir, anong daw ang pinagkaiba ng live vaccine sa hindi live? So yung usual na binibigay ko ngayon, yung meron tayo ngayon, Sinovac, which is an inactivated form of the vaccine, hindi live. Yung live po kasi, meaning, yung sinasaksak na bakuna sa inyo, may buhay na COVID-19 virus. Yung pinagkaiba nun, yung hindi live, patay na yung virus. Yun yung difference between them. Ngayon, yung available sa atin yun, hindi live. Yung virus na COVID-19, pinaculture nila sa laboratory, pinagamit nila yung COVID-19 virus. Tapos nilagate nila, pinatay nila yung virus. Tapos yun yung vaccine na in-inject sa Sinovac, ang patay na virus. So hindi kayo dapat magka-COVID-19 dahil sa Sinovac. Kasi patay na po yung virus na ilalagay sa katawan mo.
kaya lang titignan kayo ng katawan mo na virus kayo sa kahit buhay. Kasi na yung magkapati sa mga armang sakit na BDM. Virus na patay. Yung pagsiproseso na pag-atake ngayon, yun yung ginagawa ng antibody at immunity sa katawan mo. Okay po, sir. May itong tali pa po ba? Ganun po. Bilisan lang po. Siyempre, ano, eh, kanya-kanyang bansa gumawa ng vaksin. Bakit marami itong kanya gumagawa ng vaksin? Tanong ni sir, bakit marami itong kanya gumagawa ng vaksin? Sa start po ng pandemic, nagkakaguli ang mundo, daming bansang impektado sa atin. Kanya-kanyang bansa may kampanya. So, lahat ng mga kumpanya, yung mga paunahan sila, inanggaw. AstraZeneca, etc. Kahit yung China, Russia, gumagawa sila ng sarili nilang form kung paano ma-exile ang COVID-19. Siyempre, yung paggawa ng isang bakuna, matagal ang proseso yun. Usually, dekada maabot ang proseso. Kaso kalangan na po ng mundo na immediate na bakuna dahil doon. Sa buhay, alam naman po natin, wala kasiguraduhan. Pwedeng mag-invest sila ng milyon na pera para gumawa ng bakuna. Tapos, pagkatapos ng trial, hindi effective yung vaccine nila. Kaya maraming kumpanya gumagawa ng vaccine, syempre, hindi nila sure kung pagkatapos ng trial, gumagana yung vaccine. Kaya may trials po tayo ngayon. Kaya maraming sila, yung iba, syempre, hindi umabo, hindi effective yung vaccine nila. Kaya kung sino lang yung sa dami ng kumpanya na gumagawa ng vaccine, after the clinical trial, sino lang po yung effective, yun lang po yung umabo. Kaya kung marami nang magawa. Okay, sir. Tanong pa po ba? Last question po. Yes, po ma'am. So, yung tanong po ni Nay, once yung injection daw po kayo ng China back, hindi na po kayo makakapitan ng virus. Actually, lahat po ng vaccines, lahat po ng bakuna as of now, hindi po nagbibigay ng 100% protection against the virus. Ngayon yung importante nyo pong malaman. Kaya kapag napakunahan na po kayo, hindi pa rin advisable na makikipagpalit mo. Kasi pwede po pa rin kayo magkaroon ng COVID-19. Yun yung importante na dapat nalaman ng mga tao, yung bakuna po as of now, hindi po siya makakagarantya na hindi kayo magkaka-COVID-19. However, yung nakikita po sa pag-aaral ng lahat ng bakuna na meron tayo ngayon, nagagarantee po niya na kahit na magka-COVID-19 kayo, hindi kayo mamatay o magkakaroon ng severe na sakit. Yun po yung layunin ng bakuna natin ngayon. Hindi total eradication ng COVID-19 kung hindi po kayo ma-hospital, ma-susubo, mamamatay sa COVID-19. Whereas yung Sinovac and AstraZeneca as of now, makita nila sa lahat ng binakunahan, 100% ng population na binakunahan nila as of now, wala pa pong namamatay o na-hospital na malala dahil sa COVID-19. Which okay lang naman po, well, depende po sa inyo, pero para sa akin po, kung magpapakuna po ako, kung nagpapobig ako, at least, nagpapakuna po ako na hanggang tipon na siya, na hindi ako aabuti sa lolo-lolo ako po, kung magpapobig ang team sila, sana in the next year na hindi na tayo matatakot na pwede tayo ma-admit na sa COVID-19 na sabi natin ng ating kong mga hindi po yung layo ng bakuna. Okay po ma'am? Oh, tanong mo. Question. Anong tanong mo? Si ma'am, yung tanong ba? Okay po. Anong tanong mo? Hindi ba? Basta yung tanong po, marami sa lang. Ito. Yeah, eh.